So, hello mga ka-Lars. Asa ang laag ninyo? Ay, Tagalog na pala tayo ngayon, no? So, saan pala nga ang gala nyo mga ka-Lars? No, mag-Tagalog tayo ngayon dahil sa public demand at saka marami na kasi nagre-request na mag-Tagalog na kasi tayo mag-vlog, no? At saka marami rin nagagalit dahil hindi makaintindi sa atin, no? Makaunawa. At saka yung kaibigan kong si Katawa, si Dio, no? Or si Dudski, eh, nag-Tagalog na rin. Bahala, nagkalisod-lisod. Yun. And syempre yung kaibigan din natin na si Sarge Travel, no, nagtatagalog na nga rin sa isa na yang sa isa niyang YouTube channel, no, sa yung Sarge Ghost 4. So ngayon mga ka-Lars, we are here at the front municipal hall in of Kabanglasan, no, Bukidnon, because we are going to re-vlog, no, magba-vlog ulit tayo sa daan mula rito sa Kabanglasan papunta ron sa San Fernando, Bukidnon. So kung hindi nyo alam kung saan yung Kabanglasan mga ka-Lars, you can use Google Map, no, to locate that. But this video is intended to those who are willing to travel, no, na mas mapalapit lang. Halimbawa, kung dito ka sa area ng Kabanglasan, napupunta ka doon sa San Fernando, Bukidnon, na hindi ka na kailangan dumaan doon sa Valencia. So, it is a good way, no, na dito kayo dadaan sa dadaanan ko mamaya. Which is, dadaan tayo doon sa Mandahikan, sa, at saka yung iba't ibang part pa ng Kabanglasan na madadaanan natin mamaya. Since nadaanan na natin noon dati mga ka-Lars, last 2 years ago I guess, no, yung daan papunta rin sa San Fernando. So let's find out, no, kung ano yung ba yung bago doon sa daan na yun. Kung concrete na ba lahat, kasi nung unang dumaan kasi ako doon hindi pa kasi concrete yun. So just stay tuned mga ka-Lars, no, at saka so, magsubaybay lang kayo sa daan, no, papunta rin sa San Fernando, no. At saka kung if ever na mula rin kayo sa Davao del Norte, hindi kaya from San Fernando na gusto nyo pupunta dito sa Kabanglasan, punta dun sa Calabugao, no, papunta rin sa daan, papunta sa Agusan del Norte, no, sa Butuan at saka sa Inguog. Just stay tuned para makita nyo kung saan yung daan. Dahil papakita ko sa inyo yung proper talaga na daan, yung kumpletong daan. So, biyahe na tayo dun mga ka-Lars, no? Talagang mapapasubo talaga tayo nito sa Tagalog-Tagalog na naman. Anyway, hindi bago sa atin yung pagta-Tagalog kasi nagsimula tayo mag-vlog. Tagalog yung ginagamit natin na salita nung dati. Pero dahil nga sa andaming nagagalit, dahil hindi ka daw makaunawa sa mga sinasabi ko sa vlog. So yan, due to public demand. And then, if you're asking me kung saan ba yung Kabanglasan, sabi ko nga kanina, you can use your Google Map. No, pero kung gusto niyo rin talaga dito dumaan, especially kapag nais yung pumunta ron sa Agusan del Norte, na dito kayo dadaan kasi dito kasi yung daan nun, no, via Kabanglasan, you can use, no, or pwede kayo lumiko dyan sa Sayre Highway, liko lang kayo dyan sa Aglayan, no, yung sa circle dyan sa Aglayan, sa Rotonda, so liko kayo dyan. And straight lang kayo papunta dito hanggang makarating kayo dito sa Kabanglasan. Pang uulan pa mga ka-Lars. So yan lang, ganyan lang mga ka-Lars, kadali yung pagtuntun, no, ng daan na to. Problema lang, parang umuulan na yata. Kasi kapag gusto nyo pumunta doon sa dinaanan ko dati, yung papuntang Agusan del Norte, papuntang Butuan saka sa Inguog, dito kasi yung daan nun, ituturo ko sa inyo kung saan kayo bandaliligo rito sa party ng Kabanglasan. Kasi ang dami kasi nagtatanong, so, kaya ipakita natin. So dito mga ka-Lars na banda, dito kayo liligo, no? Dyan. So dito mga ka-Lars sa kaliwa, dito yung daan nun papunta dun sa tawag nito, Sambuanguita, papunta ron sa daan papuntang Calabugao yan. Papunta ka na dun sa ano, Claveria, tapos liko ka dun sa kanan papuntang Butuan, sa kaliwa papuntang Inguog. So kasi nga dito tayo papunta sa San Fernando, so dito tayo sa kanan liliko. Papuntang Kabuluhan. Kabanglasan, Bukidnon.
Cloud Traveling mga kalars. Shoutout ko lang nung lahat na papashoutout sa atin sa comment section. Ito sila. Yan. Salubong talaga natin yung ulan na yan mga kalas. Ang aga-aga pa eh. Alas 12 pa nga, umuulan na. Walang hihaya. So ano muna tayo mga kalas. Diretso na tayo kasi nagtago muna tayo dito sa Mandahikan na sentro kasi nga umulan. So ito pala yung pinakasentro ng Mandahikan mga colors. Sakop ng Kabanggasan Bukid nun. So ipapakita ko sa inyo mga colors if ever na gusto nyong soon pala kapag matapos na yung kalsada papunta rin sa Agusan del Sur, especially dun sa Lorito. Ito yung daan mga kalas, oh. Ito na vlog na natin to dati ito. Yung ano niyan, papunta yan sa Agusan del Sur, sa especially specifically dun sa Lorito ang labas niyan. Pero nagtanong ako kanina sa mga taga ron, ganun pa rin daw, hindi pa rin tapos yung daan. Kumbaga bundok pa rin, kakawuyan pa rin yun. Ongoing pa rin daw yung paggawa ng nakasada, no? So dahil papunta tayo dun sa San Fernando, so dito tayo daw mga dadaan mga kalas. Pambihira, buti na nga lang tumila na yung ulan. Akala ko hindi na tayo matuloy, no? Last 2 years ago mga kalas, nag-vlog ko rito. Simentado na talaga yung park na to. Pero merong dun sa unahan, especially doon sa malapit sa boundary na ng San Fernando, is rough road talaga yung kasada ron. So let's find out, no, kung ano na ba yung improvement ngayon doon sa kasada, no, from Kabanglasan to Bukidnon Road. Ito yung pamagat na itong vlog natin. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. Walang hiyang vlog na to, no? Magkalisod-lisod tayo mag-Tagalog. Uy, umuulan pa pala dito. Walang hiyang. So kung maalala nyo mga kalas, no? I guess, alam na alam talaga ninyo. Ewan ko kung matandaan ninyo yung intro natin. Dito natin ni-shoot yun yung intro natin, no? Dito yun. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So mga kalas, no, sabi ko nga, kung matatandaan na ninyo, no, yung intro natin sa ating video is dito natin yan na-shoot dito sa banda ng Mandahikan na to. Paahon talaga yung kalsada yan mga kalas, matarik. Kung tingnan mo lang, simple lang yan pero medyo mahirap yan akyatin ng motor, no. So ito, dito tayo nagsayo ng parang baliw tayo. Dito talaga yung lahat mga kalas nangyari yung sa nasa intro natin na yan. Memorable to kasi nga mga 2 years na akong nakalipas na bago ulit ako nakabalik dito. So just stay tuned mga kalas. Ano pa tayo dun mamaya sa taas pa ng sakop pa ng paradise. And ain't no one in life holding me back no more. I
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Wow. So makita na natin dito mga kalars yung part na dito. Sakop na yan ng Kabuluan Paradise, or paradise ba kaya yan? Yung tawag talaga. Correct me if I'm wrong, mga taga-Kabanglasan. Yan o. Oh. Overlooking. Pero meron kasing spot yan dito na pwede talaga tayo dito mag picture. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. So dito tayo mga colors sa banda, sa ewan ko lang kung sakop pa ito yung siguro ng paradise, kasi doon kasi yung Kabuluhan Paradise kasi. So siguro sakop pa yan siguro dito ng paradise. So ito yung pinaka talaga ng yung kasada kanina, yung paahon. So I would like to take this opportunity mga kalaris, no, to thank you to para magpasalamat sa inyo sa pagpatuloy ninyo na pagsuporta sa akin. And especially sa isang video natin, no, na maraming nagalit doon kasi nga mahina daw yung boses ko sa pagsasalita. Tapos marami din nagsasabi na hindi daw nila maintindihan yung sinasabi ko. Kaya yan, nagtagalog na tayo ngayon. Anyway, from the start pa lang sa pag-vlog natin noon, 2 years ago, ay nagtatagalog na tayo. So ngayon, balik na naman tayo sa pagtatagalog. At saka isa pa dyan mga colors, bakit daw na mahina daw talaga yung boses ko sa pagbablog ko? Kasi nga, wala kasing mic yung kamera ko, no, sa helmet, especially sa GoPro. Tapakita ko sa inyo mga colors, no? But before that, I would like to thank you all, no, sa lahat ng sumusuporta. At it is a time to also to have apologize, no, sa mga pagkukulang natin sa ating pagbablog. Kasi nga, mahina yung boses natin. Yung nagbibisaya pa tayo, hindi tayo nagtatagalog, maraming hindi nakaintindi. So in that way, no, sana maintindihan nyo ako at saka pasensya na rin, no. So ngayon pakita ko sa inyo kung ano ba yung ginagamit ko na kamera. So ito yung mga colors yung kamera na ginagamit ko, yung GoPro Session 4, no. So yan, yan lang yung mukha niya. Tapos wala yan mga screen mga colors sa likod, kasi parang kwadrado lang kasi yan. Tapos yun na yung mga colors, no, lahat na talaga ng paraan na ginawa ko, no, para lang sana may meron tayong malakas na audio, no, sa ano natin. Bumili ako ng mic, ng adapter para dito, pero hindi talaga gumagana. So nagpaplano ako na bibilisan ako ng GoPro 7, no, kahit second hand lang. So baka meron kayong mga kakilala diyan o kayo mismo, no, kasama sa nanonood dito sa aking video, na kung meron sana kayong mga kakilala o di kaya ikaw na meron kang GoPro 7, no, GoPro 7 Black, no, kung meron ka sana, kahit second hand, bibilihin ko yan ngayong August, siguro katapusan ng August, kasi sa August pa kasi, sa 22 pa kasi yung sahod natin sa YouTube. So gusto ko kasi may makabuluhan yung mapupuntahan ng sahod natin sa YouTube. So as a remembrance, no, bibili tayo ng GoPro 7 Black, no, kahit na second hand lang. Pero presyong pangkaibigan lang din, no. Wag naman masyado mga ano, kasi kaya nga naghahanap tayo ng second hand para ma-afford lang natin, 'di ba? Akala ko kasi dati, lagi ko sinasabi na nag-YouTube ako kasi nga gusto ko lang ma-document lahat ng mga travel ko, lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Hindi ko naisip na hindi lang pala for documentation pala yung ganito, no. Kasi marami na pala akong community, especially sa YouTube, no. Meron na tayong nasa 9,000 mahigit na kayong subscriber. Tsaka sa Facebook page natin is nasa 21,000 na. So hindi lang pala pansarili ko yung ginagawa ko, no. Marami pala yung nanonood sa atin. So kailangan natin mag-upgrade, no. At the same time, documentation na rin sa mga ginagawa natin sa araw-araw sa ating pag-travel. So ganun mga colors. Patuloy tayo mga colors sa ating biyahe ngayon. So patuloy din mga colors, yun nga sabi ko nga, bagong silang pala talaga yan dito mga colors, sityo, bagong silang, no, sakop ng paradise, Kabanglasan, bukid nun.
So diyan talagang pinaka-sitio mga kalas, so sentro ng sitio nila. Asa ka madam? So sakay na lang. Okay, magapit ko dala din, may tiyanggi, mandara, may tindahan. Okay na ang bagong silang pulse dere na maurag yapo ng dalan. Pero lubog bro karon no? Lagi kinaka-vlog ko dira. So dyan mga kalas yung daanan papunta dun sa Baong Silang Falls. Dire na ka? Oh, sige. So pinasakay pa natin si ate kasi nga makita ko kasi yung mula pa dun sa baba yung naglalakad eh. So dati mga kalas, yung unang vlog natin, ito, rough road pa ito mga kalas, yung area na to. No? Pero ngayon, no, simentado na. So yan, no, simentado na talaga mga kalas. Oh. Wow, rough road pa ito dati. Pero yung rough road na parang sisimentuhin na lang, no? So kumaliwat. So kumaliwat pala yung dito, banda. Dito kasi mga kalas, mga sityo na lang yan dito kasi nga papalapit na tayo dun sa boundary talaga ng San Fernando, no? Bukid, no? Dito mga kalas, mga rough road pa yan dito dati. Ewan ko ba kung siminto na kaya yung dito kasi malambot yung lupa yan dito dati. Uy, simentado na nga. Walang hiyayan. Oh, ang ganda ng pasada mga kalas, no? Sobrang ganda. So may portion pala talaga na hindi pa nasiminto kasi nga sabi ko nga malambot kasi yung malambot yung lupa dito eh. Tingnan nyo, parang nag-degrade na naman nagbitak-bitak na yung pasado. Ilang hiya, nahirapan na magtagalig ah. Pwede na rin pala daw mga kalas madaanan ng kahit anong uri ng sasakyan. Yan no, pati truck. Yan nga siguro yung nakakasira ng kasada kasi malambot lang yung lupa tapos ang bibigat pa ng mga truck. Tsaka makita ninyo na sobrang ganda ng kasada rito, pambihira talaga. Ganto na pala in-improve ng kasada dito. So, unsa na dito? Luwan-luwan ng mga colors. Dito na tayo sa sakop ng luwan-luwan. Tapos ang sunod nito sakop na ng San Fernando mga kalars. So luwan-luwan, Kabanglasan. Yun lang. Uy, ito pa pala talaga yung hindi pa nasiminto. Pero at least kunti na lang yung hindi na simentado. At saka naalala ko pa yung mga kalars, part pa yan ng ilog yan dati oh. Rough road yan talaga yan dati masyado. Pero ngayon sobrang ganda na, pambihira naman. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days.
Katanaw dai ka? Katanaw ka? Nag-vlog ko karon pag shoutout. So shoutout mga colors. Isa sa followers. Oh, apil ka dre. Sige sige, salamat. So yun mga colors, isa pala yung sa followers natin, no? So shoutout sa iyo, boss. Yun. Dami kasi ng content natin dito sa Kabanglasan mga colors. And one of these days, kayo gagawa tayo ng top 10 videos or mga series ng videos na dito lang sa Kabanglasan mga colors. Naibigin ko pong utana, unsa yung sakop na diri? Bukla. Nakabuklad. Ha? Ano dai? Nakabuklad? Oh. Sakop na San Fernando? Oo. Oh. Iya na sa San Fernando ang sakop na diri? Ha? Iya na sa San Fernando ang sakop dai na diri? Oo, oh, oo. Oh. Asa dai ka pengon? San Fernando Centro. Nakabuklad? Nakabuklad. Barrio nakabuklad. San Fernando sakop. Sitio rani ba bukka? Sitio bukka ni. Sitio bukka? Bukka. Ah, bukka. Nakabuklad ang barangay. Oh. Ah, okay. Salamat kayo. Gablog mo ko sa kaninga kasada, Manggod. Okay, ma-appeal mo? Na-appeal ro. Sige. So yun mga colors, sakop na pala yan dito ng San Fernando, no? Sitio Bugka. Isa to, barangay Nabuklad, San Fernando, Bukidnon. O, diba? Yan na pala yung diskarte ngayon. Para hindi na maano yung iba. Nagagalit yung iba, hindi nila alam daw yung mga pangalan ng lugar eh. Pambira, hindi ko nga rin alam yung mga pangalan ng lugar na yan. Kasi kung alam ko lang, talagang mabanggitin ko yun. O, diba? Wow. Yun lang. Meron na namang ulan na sasalubong sa atin. Siguro mga kalas ang pinakasentro talaga ng barangay, no? Barangay na Bukka. Ah, nabuklad lagi, nabuklad. So ito pala talaga yung pinakasentro ng barangay na Bukla't mga kalas. Dito. Malapit na pala, no? Sitio Bukka yung doon sa unahan, tapos dito yung sentro. Yun nga lang, umulan na naman. Okay lang yan. From sa sentro talaga ng ano mga colors ng Kabanglasan, nasa 18 kilometers pa lang yung natakbo natin papunta rito. So let's find out, no, ilang kilometro pa talaga lahat, no, from sa sentro talaga ng Kabanglasan. So I guess dito na tayo mga colors sa tulay. So anong tulay yan dito? Tigwa Bridge. Saan kaya tayo dadaan dyan? So ongoing pala yung pag-renovate ng kapag ano dito mga kalas, pag-concrete ng kasada. So kapag dito ka mga kalas dadaan sa takasakanan, yung ito pabalik yan dun sa ano, sa kabuluhan, sa paradise. So dito tayo sa kaliwa kasi nga pasintro tayo ng San Fernando. Pero okay lang to mga kalas kasi nga ongoing na sinisimento kasi yung kasada, no? Unlike before, last 2 years ago nang unang daan natin dito na nag-vlog tayo, sobrang hirap talaga yung daan dito, sobrang kitid, tapos lubak-lubak masyado, rough road ganun. Pero ngayon, no, sobrang ganda na. So yan, sa gustong or nagbabalak na pumunta ng Kabanglasan from San Fernando, no, kunyari doon kayo galing sa sakop ng Davao, sa Talaingot, Kapalong, or di kaya doon sa Tagum. Kung gusto nyo pumunta rito sa yun, dito pa rin yung maliit na sapa dito. Oh, meron na palang simentado dito mga kalas. Susakop pa rin pala dyan dito ng nabuklad.
nambuklad, nambasa, ganun. Nambuklad siguro. Tingnan lang natin sa Google kung ano ba yung mga barangay na San Fernando. So yung rough route pala mga kalor sa daan na to is parang nasa 5 kilometers lang no, haba na rough road na to. So tapos simentado na lahat hanggang dun sa San Fernando talaga sentro. So sako pa rin pala ng nakabuklad San Fernando, bukid nun yung binabaybay natin na kalsada. Simentado na pala yan dito mga kalors eh. Palain mo yun. Unsa na nga sakop na diri nung? Unsa na nga sakop na diri lugar? Nakabuklad. Ah, nakabuklad. Kuani dani alas-as ting bato, nakabuklad. Ah, unsay sunod nga barangay ani sunod? Malantaw kanang nay kan ko diha. Nay galinga diha nay. Ah, malantaw na din nga ano? Malantaw din. Kumawas na dayon. Kumawas? Ah, kumawas ang gawasanan dito no? Oo, pag gawas ni mga na to, kumawas na dayon ay kusin dira. Oo. Kumawas na dayon. Ah, sige, salamat kayo. Nakabuklag day na yun. Nakabuklag day na siya mga kalas. Ang proper ganyan ang pangalan. Nakabuklag. Nakabuklag. So iwan ko lang mga kalas no, kung malakas ba yung audio ko dyan sa inyo. Kasi nga, sabi ko nga wala tayong mic. Tsaka yung GoPro natin na to mga kalas, binili ko lang din to dati sa one of my followers no, 2 years ago. So yan. Second hand lang din to pagbili ko na ito. Yun no. Nice talaga kasi ano na, sa Bisaya pa kamulo no. Ongoing yung ano dito eh no. Pagko-concrete nila ng kasada. Pagsisemento. So shout out pala no sa lahat ng nagtatrabaho dito. Lalong-lalo na sa pamunuan ng DSWD. DSWD, DPWH sa mukha yun no, sa pangumuno ng mga taga DPWH is nangyaring makongkrit talaga yung mga kasada na to. Isang ahensya na namamalakad dito sa ano, paggawa nitong mga kasada. So nasa 24 kilometers na tayo mga kalas mula dun sa sentro talaga nakapanglasan. From the start of our video, sabi ko nga, this is intended only to those who are willing to travel, no? Here in San Fernando and Cabanglasan, or any point of Davao, no? Del Norte, manais pumunta dito sa Cabanglasan, tsaka papunta rin sa Agusan del Norte, hindi kayo dumaan dito. Lalo na sa mga subscribers ko dyan na nanonood no, kung saan ba kung pwede na ba dito dumaan no, San Fernando. Yan, makita na ninyo kung ano na yung improvement ng kasada. Dito na pala tayo mga kala sa exit no, San Fernando na yan dito. Yan. Dito na pala tayo. Nala. So, tandaan niyo lang mga kala, diyan na kayo lalabas pala diyan no, dito sa crossing ng Eco Adventure Park. So, punta tayo dito sa Eco Adventure Park nila at may pakita ko sa inyo sa hindi pa nakapakita kung ano yung ano rito.
26 kilometers mga colors, 26 kilometers mula ron sa Cabanglasan papunta rito. So yun, hindi lang tayo dadaan dyan. Dito na tayo mga colors, no, sa harap ng Eco Park dito na San Fernando Bukid nun. So doon lang kayo mga colors dadaan sa lalabas pala sa entrance nitong kasada ng papunta dito sa Eco Park. Yun lang yung labasan. Tsaka kung po gusto nyo po dumiretso doon sa kahit any point of San Fernando or pabalik dun sa Valencia, okay lang din kasi nasa highway na rin tayo, no. So dito siguro natin i-end siguro ang ating video, no? And thank you so much for watching mga colors. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, please do subscribe and please follow me sa aking Facebook page, no, Travelar all the way from San Fernando, no, matapos natin ma-vlog yung Cabanglasan to San Fernando road via Mandahikan, Luanluan papunta na dito sa San Fernando. So yan na mga colors, stay safe and God bless, bye bye.